Nasa na ang pera? Yan ang tanong na gusto ni Pangulong Duterte na masagot, kaya't desidido siyang paimbestigahan ng SEA Games hosting na bansa. Pero si Speaker at FISGOC Chairman Alan Peter Cayetano, tila inabswelto na ng Pangulo sa alegasyon ng katiwalian. Umaaksyon si Jenny Dongon. To me personally, there was a lot of money poured into this activity now. And I suppose that with that kind of money, you can run things smoothly. Apparently, siguro mga may palpalpak. Dahil sa mga sinasabing aberya sa pagdaraos ng SEA Games sa bansa, hindi na iwasan ni Pangulong Duterte na itanong kung ano ang nangyari sa 7.5 billion pesos na pondo. Partikular na inungkat ng Pangulo ang nangyari sa football teams na hindi agad nasundo sa airport. Where's the money? You should have had a group paid exactly to do what was a fiasco for the delegations coming in without somebody meeting them. Nagpaliwanag na ang Philippine SEA Games Organizing Committee o FISGOC sa isyong ito. Napaaga raw ang dating ng kupunan at hindi ito na-coordinate ng maayos. Kaso, desidido ang Pangulo na magkaroon ng investigasyon. Let us investigate after. And I assure you, I will investigate. I will task PAOF, but with more auditors. Yung nag-retire na sa mga audit opisina. COA. Kasi mas madali yan sila, may alam eh. But they will be connected with PAOF. Pero ngayon pa lang, tila inabsuelto na ng Pangulo sa katiwalian si House Speaker at FISGOC Chairman Alan Peter Cayetano. I am sure Cayetano is not involved in corruption. I am not investigating Cayetano under it. I'm just trying to find out because I think I said the money must not have been properly disbursed. Kasi, I know that Cayetano can handle everything. Mm-hmm. He has to delegate this, yung ganun. Sa gitna ng kontrobersiya, sinabi ng Pangulo na mas magiging kampante siya kung ang militar ang hahawak sa ganitong international events. They are better organizers because the entire armed forces is one big organization and they are trained to be structural in thinking. Inaasahang dadalo ang Pangulo sa opening ceremony ng SEA Games sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan bukas. Umaaksyon, Jenny Dongon, News 5.